ako i-vlog test. Eh, ngayon lang ako makakapag-video. Pupunta na ako sa gym. Bahala ko sana. Tatapusin ko muna yung full 5 weeks ng program bago ako mag-upload. And currently ngayon, week 4, day 2 na ako. Naisip ko na i-upload na to kasi masyado na ako matagal na hindi nag-upload. Kasi ang bahala ko talaga sa week 5, dulo ng week 5. Kaso yung week 5 na yun, deload. So, ngayon i-re-record ko na. Larsen, ay deadlift tayo ngayon. Larsen and squats. So, yun gagawin natin ngayon. Naantay na nila ako sa gym. Tara. Powerlift. Mag-upload ka na kasi. Guys, ang tagal mag-upload. Unsubscribe. Unsubscribe to Prince Jason. Ang tagal mag-upload. Walang update ng vlog. Nakatangin ang dyan. Flex ng legs, dali. Ay, naka-ano ako pala. Sweatpants. Asan na ko sa'yo, Axel? Reklamo na ako. Fit na naman ang isa'ya. Ako kasi, well, ako si Steve. Alright, voiceover muna tayo. So, warming up. So, 115 pounds. So, nakita nyo naman dito na binago ko na yung form ko dito sa deadlift. From conventional to sumo deadlift na tayo. At kisabay ko nga magbuhat dito yung isa sa mga nagko-coach sa atin dito sa powerlifting. Yan. The alien hamstring. Apakalaki na hamstring. May sariling buhay na. Alright. 165 pounds. Mag-work up na tayo papunta sa top set natin. And sa tingin ko yung top set natin is 250 pounds ata. So yan. Dito minimize ko talaga yung pagbobomba ng puwet. 203 pounds, so working our way papunta sa top set. Yan, medyo nagagamay ko na yung sumo deadlift kasi galing ako sa conventional. So yun, konti nga talaga yung range of motion. Alright, top set, 250 pounds, sumo deadlift. Ito ang nagiging problema ko dito is yung grip ko talaga, lalo pasmado pa ako. Kailangan ko talaga mag-invest sa chok. But actually, di ko inakalang matututunan ko yung sumo deadlift ng ganito. And di ko rin inakala na mas mai-enjoy ko to kumpara sa conventional. Yes, mas mahirap yung conventional. Pero sa powerlifting perspective, mas maganda talaga yung sumo. Kasi mas makakapag-add ka ng weight nung mas mabilis. Kasi shorter range of motion niya kumpara sa conventional deadlift. So, ito ang quick recap slash montage ng mga training sessions natin ng mga nakaraan at yung training session natin ngayon. Let's go!
up sa training sessions natin since nag-start ako ng powerlifting. Paano nga ba yung ano? My experiences ko do sa powerlifting na to. Actually, sobrang na-enjoy ko talaga yung powerlifting. So, papatapos na yung program na ginawa sa akin ni Coach Gian. And may susunod pa ron. So, ano nga ba yung mga nag-experience ko sa ano na to? Sa week ng training kasi bukas deload week na and papatapos na talaga yung program. So, sakto, may dadating na powerlifting contest dito sa Capra. And sa itong November siya gaganapin, maybe sa second week of November, basta sa tingin ko gaganapin yun sa kasalukuyan na ng deload week ko, sakto-sakto. And matatry ko kung nag-increase ba yung deadlift ko, diba? Sakto, mababasa lang ko agad. So, ang naging PR ko noon, yung recorded PR ko is 350 conventional. Pero nung andun ako nag-gym sa Soho, ang max deadlift ko talaga with strap, tapos may belt pa ako nun, ginamit ko pa yung belt ng gym nun. Ano, 180 kilo, so 396 yata yun. So, ang goal ko, since nag-transition ako to conventional pa sumo, sa tingin ko mas nag-increase yung ano ko kasi mas lumit yung range of motion and medyo nagagamay ko na yung sumo. And ang goal ko talaga is makapag 400 pounds sa dadating na competition dito sa Capra. So, ibablog ko yun and titignan natin kung mahihit ko yung 400 na yun or lagpas pa dun. So, tingin ko confident ako. Basta with strap, makakayanan kong i-hit yung 400 pounds na yun. If hindi ko na-hit sa sumo, itatry ko siya uli. Sa isang araw na yun, pap, and magko-conventional ako yun, ipo 400 ko yun. Kung ipo 400 ko yun, so abangan niyo yung video ko na yun, ibablog ko yun pagka nagpa-contest na si coach dito sa gym. Weight update, magsa 70 kilo na ako, 69. Nag-change din talaga yung pagkain ko, mas lumakas kasi mas kailangan kailangan na katawan ko mas madaming energy, mas madaming calories. So, yun, nalakas ako lalo kumain. From bago ako mag-start powerlifting, yung mga nag-PR ako nun, 66 kilo ako nun. Ngayon, 69 na ako. Pero medyo napapabayaan ko pa rin yung pagkain ko, di ganong madami nakakain ko ng mga nakarang linggo na to. Pero gulat ako, nag-stay yung timbang ko sa 68, kala ko bababa na naman siya ng todo. And pag kumain pa ako, nang kumain mga ilan linggo pa, baka bago mayari program, mag 70 kilo na ako. So, yun, may hit na natin 70 kilo mark. Ayun din yung weight update natin. Currently, hypertrophy phase tayo, di ba? Muscle building block tayo ngayon. And susunod daw natin na block is strength block. So, mas focus yun sa SBD and mas lalakas tayo ron. And hopefully, makasali rin tayo soon sa contest, di ba? Makakasali rin tayo doon. Magandang i-vlog din yun yung first competition natin. Mag-i-invest pa ako sa belt sa mga kailangan gamitin para makasali sa contest. And medyo magastos din pero isisingit natin yung kasi gusto ko rin ma-experience first competition ko dito sa powerlifting. And so far na-enjoy ko talaga yung powerlifting at ipagpapatuloy ko to. This past few weeks medyo di tayo nakapag-upload kasi tinry ko ipunin yung mga videos. And tinry ko mag-focus sa training. Simula ngayon, iba-vlog ko na rin to daily. Yun, eto na yung dulo ng video na to. O yun. See you next vlog.